Narito na nga po ang mga kasagutan sa paulit-ulit ninyong katanungan or ito na ang sagot sa inyong frequently asked question. Ay, para sa lahat ba ng seniors ang validation? Ang sagot po namin, para sa lahat ng tapos na sa pag-file ng kanilang application for Senior Benefit Cash Card or ATM at nasa master list na ng pre-validated senior citizens. Number 1, ang sagot po namin doon, huwag na pong pumunta ang mga bagong rehistradong seniors na hindi pa nakapagpasa ng kanilang land bank form or Senior Benefit Cash Card application. Number 2, huwag na rin po kayong pumunta sa validation ang mga seniors na age 60 to 64 na hindi pa nagpasa ng kanilang land bank form sa OSCA dahil wala pa rin po kayo sa aming master list of pre-validated seniors at wala po tayong i-update. Kung ang katanungan nyo naman po ay, para saan ba ang validation? Ang sagot po namin doon, para ma-validate ang inyong profile information. Pangalawa, ay para ma-validate at ma-qualify po sa mga financial benefits. Kung ang tanong naman ng ibang mga senior citizens natin dyan ay, may validation form ba? Ang sagot po namin, wala po. Magpe-presenta lamang po kayo ng inyong senior ID, original at photocopy, tandaan nyo po yan ha, at isa pang government-issued or valid ID, ATM card kung meron na po kayo o cash card stub 2022 kung meron na rin po kayo at mag-update ng inyong personal information. Kung ang tanong naman ng ilan sa ating mababait na mga senior citizen at ang kanilang mga kamag-anak, bakit kailangang nakapagpasa ng land bank application form bago ma-qualify na makapag-apply for local senior pension? Ang sagot po namin doon, ang unang hakbang o ito ang unang hakbang para ma-qualify po sa pag-avail ng anumang local financial assistance ay ang pag-file ng Seniors Benefit Cash Card application o land bank form at mga requirements na kalakip nito. Ang mga requirements na kalakip ng land bank form ay same set of requirements din sa pag-apply ng senior cash gift o local senior pension. Kaya po kung mag-a-apply kayo for local senior pension sa araw ng validation ninyo ay hindi na po kayo kailangang magpasa ng panibagong set of requirements. Ang ipepresent na lamang po ninyo ay inyong accomplished local senior pension form. Kung ang tanong naman po ng ating mga kapamilyang senior citizen na hindi pa po aware sa programang ito ay ganito. Age 65 pataas na po ako, pero hanggang ngayon ay hindi pa po ako nakakapagpasan o nakakapag-file ng Benefit Cash Card Application o Land Bank Form sa OSCA. Pwede po bang doon na sa validation schedule sa barangay na malapit sa amin mag-submit ng form at requirements? Ang sagot po namin ay hindi po. Dapat po itong mga araw bago ang validation schedule sa inyong barangay ay nakapag-file na po kayo nito sa OSCA, God Compound at Pasig City Hall. Kung ang tanong naman ng iba sa inyo ay, kailangan ba ATM holder na bago ma-qualify sa financial benefits? Ang sagot po namin, hindi naman po dahil sa ngayon ay hindi pa naman po lahat ay ATM holder na. Hanggat wala pa po ang inyong ATM card, ay sa manual distribution for non-ATM holders pa rin po kayo mapapabilang. Pero muli, mahalaga lang na makapag-file na po kayo ng land bank form sa OSCA at mga requirements nito para ma-qualify sa local benefits. Ang tanong naman ng iba ay, ano-ano po ba ang mga local financial assistance natin para sa mga senior citizen ng Pasig? Ang sagot po namin, una, Senior Citizens Cash Gift, 3,000 po ito annually. Pangalawa, Local Senior Pension, 500 pesos po ito monthly for the qualified. Pangatlo, Local Centenarian Award. Ito po ay nagkakahalaga ng 50,000 pesos. At pang-apat,
Bureau assistance, ito po ay nagkakahalaga ng 5,000 pesos. Ngunit tandaan po natin na ang National Social Pension naman po ay 500 pesos monthly na mula sa DSWD. Subalit, ang mga national pensioner naman po ay maaari pa ding mag-apply sa local senior pension ng Pasig. Sa mga senior citizen naman po natin na merong mga agam-agam at ang kanilang tanong ay ganito, paano kung wala dito sa Pasig ang senior o nasa ibang bansa? Pwede pa rin ba magpa-validate ang representative nila? Ang sagot po namin ay hindi po. Prioridad po natin ang mga nakatira sa Pasig. At nandito sa Pasig. Kapag po nakabalik na po ang senior ninyo sa Pasig, saka nyo na lang po sila ipa-validate. Uulitin po natin, hindi po. Prioridad po natin ang mga nakatira dito po sa Pasig at nandito kasalukuyan sa Pasig. Kapag po nakabalik na ang inyong senior o yung mga senior citizen na kapamilya ninyo mula sa ibang bansa dito sa Pasig, ay saka nyo na lang po sila ipa-validate. Sa Pasig City Local Senior Pension Application po, kung wala po dito sa first batch application sa May 24 to June 2, abangan nyo na lamang po ang second or third batch application schedule. Kung nandito na sila, ay saka na lang sila mag-apply para sa Pasig City Local Senior Pension or PCLSP. At sa iba pa po nating mga senior o kapamilya ng senior citizen na ganito rin ang karaniwang mga tinatanong. Paano kung may pasok sa trabaho ang senior citizen sa schedule ng kanilang validation? Ang sagot po namin doon, ang mga senior citizens na hindi makakapunta sa validation sa kadahilan ng may pasok sa kanilang trabaho ay maaaring magpapunta ng kanilang family representative at ipadala ang mga sumusunod. Tandaan niyo po ito. Number 1, authorization letter na may pirma ng senior. Number 2, photocopy ng senior ID, company ID at government issued sa isang papel na lang. O pwede nyo pong pagsamasamahin na lang sa isang papel yung lahat ng mga valid ID na hinihingi po. Number 3, isulat na rin dito ang mga nais i-update sa contact details o address o iba pa. Halimbawa, nag-transfer kayo sa ibang barangay ninyo. Kunwari, dati kayo ay nakatira kayo sa Kanyogan, so balit nag-transfer kayo sa Ubong. So kung magpapavalidate kayo, ay isulat nyo na rin po doon sa isang papel o nadadalihin po ng inyong representative. Number 4, recent photo na katuro sa calendar date o kaya may hawak na newspaper o magazine na may present date. Kahit huwag nyo na pong i-print. Ang option rin po nito ay ang video call. Ngunit pinapaalala po namin sa inyo na hindi po sila qualified sa local senior pension dahil may source of income po. Magpapavalidate lamang po para hindi mawala sa listahan ng senior cash gift ngayong 2022. Muli, sana ay naunawaan at naintindihan niyo po ang lahat ng mga kasagutan na ibinigay po namin sa inyo sa inyong paulit-ulit na katanungan dito sa Local Senior Pension ng Office of the Senior Citizen Affairs. At narito naman po ang venue ng Membership Validation for Local Senior Pension na magsisimula sa May 24 hanggang June 2, 2022. Makinig po kayong mabuti dahil araw-araw po ay meron pong specific venue para sa inyong lugar kung saan po mas malapit sa inyo. Sa Day 1 po, May 24, 2022, araw ng Martes, ang lahat ng mga nakatira sa Bagong Ilog na senior citizen, ang venue nyo po ay sa B.TATCO Covered Court, Kawilihan Admin C5, Ilalim ng Tulay. At kung kayo naman po ay nakatira sa Bagong Katipunan, ang venue nyo naman po ay sa B. Katipunan Chapel. At kung kayo naman po ay nakatira sa Barangay Bangbang, ang venue nyo po ay sa Barangay Hall Covered Court, Villa Alfonso Gym. Kung kayong senior citizen naman ay nakatira sa Buting o kayong mga kapamilyang senior citizen ay nakatira sa Buting, ang venue nyo po ay sa Buting Senior Citizen Office, Barangay Hall Covered Court. At kung kayo naman po ay taga-Kapasigan, ang venue nyo po ay sa Barangay Hall Covered Court. Kung kayo naman ay nakatira sa Barangay Malinaw, ang venue naman na pupuntahan ninyo ay Barangay Hall Covered Court din. Kung kayo naman ay nakatira sa Barangay Orambo, ang pupuntahan po ninyo ay sa Chapel City Lane Covered Court. Kung kayo namang senior citizen ay nakatira sa Barangay Santa Rosa, ang lugar na pupuntahan ninyo at ang venue na pagdadausan ay sa Barangay Hall Covered Court po ng Santa Rosa.
kung ikaw namang senior ay nakatira sa San Joaquin, ang venue na pupuntahan ninyo at pagdadausan ng Pasig Senior Validation at application para sa local senior pension ay sa Villa Hernandez Covered Court, Villa Bunsod Covered Court at sa pavilion sa may ilalim po ng tulay. Kung kayo naman ay nakatira sa Barangay San Jose, ang venue po na pupuntahan ninyo ay sa Barangay Hall Covered Court po ng Barangay San Jose. Kung ikaw naman ay nakatira din sa Barangay Sumilang, ang pupuntahan nyo naman po ay sa Barangay Hall Covered Court, Chapel o sa Barangay Santa Rosa Covered Court sa may Dr. Sixto Elementary School. Day 2, May 25, araw ng Miyerkules, kung ikaw po ay senior na nakatira sa Barangay Kapitolyo, ang pupuntahan po ninyong venue ay sa Rosemary Lane, Park 5, Capitol 8. Kung ikaw naman ay nakatira sa Barangay Pineda, ang venue po na pupuntahan ninyo ay Barangay Hall Covered Court, Tabing Ilog Covered Court. Kung ikaw namang senior ay nakatira sa Sagad o may kapamilya po kayong senior na nakatira po sa Sagad, ang venue po na pupuntahan ninyo ay sa Barangay Hall Covered Court, Dodge City Multipurpose, Villa Lamok, Apable Multipurpose. At kung kayo po ay nakatira sa Barangay San Antonio, ang pupuntahan po ninyong venue ay Barangay Hall Covered Court. Kung ikaw din naman po ay nakatira sa Barangay San Nicolas, ang venue po na pupuntahan ninyo ay Barangay Hall Covered Court Multipurpose Hall. Kung ikaw po ay nakatira sa Barangay Santa Cruz, ang venue po na pupuntahan ninyo ay sa Liberato Damian Covered Court, Purok 6 Open Court. Kung ikaw namang senior citizen ay nakatira sa Santo Tomas Multipurpose Hall po, pupuntahan ninyo. Kung ikaw naman ay nakatira sa Barangay Ugong, ang pupuntahan po ninyong venue ay sa Barangay Hall Purok 2 Covered Court, Valle Verde 1 Covered Court, at Valle Verde 5 Covered Court. Magtungo naman po tayo sa Day 3, May 26, 2022, araw ng Webes. Kung ikaw pong senior ay nakatira sa Barangay Kanyogan, ang venue po na pupuntahan ninyo ay sa Kalinangan Covered Court, P. Condacto Villa Susana, Pasig Bliss, Glorieta Covered Court, Victoria Place, Riverfront, at sa Villa Openg. Okay, kung ikaw naman po ay nakatira sa Barangay Kalawaan, ang venue po na pupuntahan ninyo ay sa Barangay Hall Covered Court, Ismar Multipurpose Hall, Crova Chapel, at sa Daang Paa Open Court. Kung ikaw naman ay nakatira sa Barangay Palatiu, ang venue na pupuntahan ng mga seniors na taga sa inyo ay sa Catalina Covered Court, Purok 1 to 4, Bilog Covered Court, Purok 5 to 7. At magdako naman po tayo sa Day 4, May 27, 2022, araw ng Biyernes. Kung ikaw ay nakatira sa Barangay de la Paz, ang venue po na pupuntahan ninyo ay sa Dream Homes Covered Court, Karangalan Covered Court, sa specifically sa Calasan Street, Phase 2A behind Santo Niño Elementary School. At kung kayo naman po ay nakatira sa Manggahan proper, ang pupuntahan po ninyong venue ay sa Multipurpose Hall, Kaalinsabay Covered Court, C1 Multipurpose Infant Jesus, sa malapit po ito sa Metroville, or sa DK1 sa May Open Court po. At kung kayo naman ay nakatira sa Manggahan Green Park, ang pupuntahan po ninyong venue ay sa Green Park Covered Court, Clubhouse Zone A219. At kung kayo naman ay nakatira sa Manggahan na Pico, ang venue naman na pupuntahan ninyo ay sa Multipurpose Yakal Street at Mais Street. Okay, kung kayo naman ay nakatira sa Barangay Santolan, ang venue naman na pupuntahan ninyo ay sa Ilaya Covered Court, Doroteo at Doña Betang. Proceed po tayo sa Day 5, May 30, 2022, araw ng Lunes. Kung kayo po ay nakatira sa Barangay Santa Lucia, makinig po kayong mabuti dahil ang venue po na pupuntahan ninyo ay una sa Countryside Covered Court, Rosario o Tramo Court, sa Roseville Court, Soldiers Village, Bliss Court, Metro Green Court, Armel Court, Rosario 5 and 6, MRV Pace 7 Court, MRV Pace 4 Court, Northwood Court, Metropolis 1 Court, Metropolis 2 Court, MRV Pace 8 Open Court, Mabuhay Open Court, Rara Open Court, Morales Covered Half Court, MRV Phase 2 Open Court, MRB Phase 6 Open Court, Rosario 5 and 6 Badminton Covered Court, at sa Rosario P.
Phase 6 Badminton Covered Court. So, ayan po ang mga listahan na kung kayo ay nakatira sa Barangay Santa Lucia. At sa Day 6 naman po, which is sa May 31, 2022, araw ng Tuesday, kung kayo naman ay nakatira sa Barangay Rosario, makinig din po kayo mabuti dahil ito po ang venue na pupuntahan ninyo. Una, sa Purok 1 Rosario Elementary School, sa Purok 2 Rosario Barangay Hall, sa Purok 2 ulit sa Ciudad del Carmen Court, sa Purok 3 Ilalim ng Tulay, sa Purok 3 Mamerto District, sa Purok 3 ulit sa sa Purok 6, Rodriguez Compound, sa Purok 6, sa Jenny, sa Purok 6, West Bank, sa Purok 6, Evacuation Center, sa Purok 6, Greenland Multipurpose Hall, sa Purok 6, Doña Juana Covered Court, sa Purok 4, Ilalim ng Tulay, sa Purok 5, Ciudad del Mejia Subdivision, sa Purok 5 ulit, sa JRA Subdivision, sa Purok 5, Gomezville, sa Purok 5, sa Hobson, sa Purok 5, GSIS Catalina, sa Purok 5, Agapito, sa Purok 7, St. Joseph Foundation, sa Purok 7, Doña Juana Village, sa Purok 7, Ciudad Grande, at sa Purok 7 ulit, sa Daba. Day 7, which is sa June 1, 2022, araw ng Miyerkules. Kung kayo naman ay nakatira sa Barangay Pinagbuhatan, makinig po kayong mabuti dahil ito na po ang lugar na pupuntahan ninyo. Sa E. Santos Multipurpose Hall, Acacia Chapel, Suarezville Covered Court, Villaray Covered Court, Ilugin 1 Open Court, Dilang 2 Manggahan 3 Open Court, Villacuana Open Court Phase 3, Nagpayong Multipurpose, Damayan Covered Court, Santo Tomas Covered Court, Naraville Open Court, Samahang Sikat Araw, Laksamana Covered Court, at sa Patok Chapel. Sa Day 8 naman po, June 2, 2022, araw ng Huwebes, which is ito po yung last day. Kung kayo ay nakatira sa may barangay, may bunga, ito po ang venue na pupuntahan ninyo. Estela Maris Covered Court, Bloodway Bliss, Jenny's Bliss, at Damayan. Kung kayo naman ay nakatira sa Barangay San Miguel, ito po ang lugar na pupuntahan ng ating mga senior citizen at kanilang mga family representative, Barangay Hall Multipurpose Hall, Lupang Pari Bliss, Employees Village, Arboleda Multipurpose, Villa Eusebio Multipurpose, at sa Maxville 1. Muli sa ating mga senior citizen ay sundin nyo lamang po ang schedule na nakalagay sa inyong barangay upang hindi po tayo malito at makatapos po tayo ng mas mabilis at mas maayos na proseso sa itinakdang araw ng inyong validation at application para sa inyong local senior pension. Marami pong salamat sa inyong panonood. See you all next time dito lang sa Kirk TV. Please don't forget to like and subscribe. Bye!